Pilipinas sa ibang bansa ay makakaboto na mula April 10 hanggang May 9. Bakit mauuna ang mga Pilipinas sa ibang bansa? Dahil kailangan nila ng dagdag na panahon upang makahanap ng araw na makaka-leave sa trabaho para pumunta ng embahada o konsulado para bumoto. Ang mga by mail na manboboto ay kailangan ng dagdag na panahon para matanggap at maibalik ang balota sa koryo. Bago pa man nagsimula ang butuhan sa abroad, nakita na ng ilang mga botante ang mga problema sa paghahanda ng mga Philippine embassies at consulates. Ayon sa ilang OFW groups, maraming hindi nakakaalam kung paano ang proseso ng pagboto sa mga bansang tulad ng Hong Kong, Saudi Arabia, Italia, US at Canada, kung saan maraming botante. May mga embahadang nag-post lamang ng mga alituntunin sa pagboto sa mga huling araw bago mag-April 10. Late nagsimula ang botohan sa ilang lugar dahil huli na dumating ang election materials katulad ng balota at mga vote counting machines. Sa Shanghai naman, na pinakamalaking syudad ng China, dinelay ng COMELEC ang simula ng botohan dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Dismayado naman ang mga botante sa Hong Kong na maagang nagsara ang botohan sa unang araw ng eleksyon dahil sa COVID-19 restrictions. Lumabas din ang mga ulat ng di umanong exit polls sa Hong Kong na nagsasabing nauuna na ang isang kandidato doon. Mas marami ang respondents ng poll kaysa bilang ng bumoto. Naglabas na ng babala ang COMELEC na huwag paniwalaan ang mga ganitong exit poll kung hindi ito nanggaling sa reliable source. Sinabi rin ni Emil Marañon na isang election lawyer na labag ito sa batas dahil pinopromote nito ang trending. Hindi dapat nilalabas ang resulta ng mga exit polls kung hindi pa tapos ang botohan sa May 9. Pero lumalaban ang mga botante upang magkaroon ng patas at malinis na eleksyon. May mga grupong nagsimula na magbantay sa pagsasagawa ng botohan at naglilikom ng mga ulat kung saan magkakaroon ng mga irregularidad. Boboto ako ba sa abroad? Share mo naman ang kwento mo sa comment section.